Okay guys, hello, good morning. Ulit si Mark ng Beetle Keepers Philippines. Okay, so today guys, ayan, mapakita ako sa inyo et kung paano maghanap ng anomala larva. Ito yung mga larva ng salaginto. Okay, so guys, ayan, ang dami nila. Ayan sila guys. Ayan guys, nakikita niyo yan. Dami nila guys. So ito ngayon, nakita tayo ng anomala larva. Ayan, kasi hindi ko siya kukunin, dito lang siya. Kasi unang-una sa lahat, masyado siyang matapang and hindi ko siya kayang alagaan, kasi may time na nag-hibernate sila, then may diapause. Yun yung tinatawag guys na ano, diapause period. Ayan, medyo ingal pa ako kasi kakalating ko lang dito sa hunting site ko. Okay, so guys, ayan na. Naghahanap tayo ngayon ng mga breeding logs, then wood. Stay out. Okay, so guys, ayan, dito nga tayo ngayon, ha. Sa mga co-keeper ko na naghahanap ng mga dead leaf substrate, ito guys, oh. Ayan. Ayan, napakaganda, ang dami. Goods na goods siya sa breeding ng ating mga flower beetle. Okay, so yan. And guys, ang daming Suriname. Ayan. Ayan, kumakain din sila ng mga dead leaf substrate. Ayan. Kung tatawag natin na leaf litter or leaf mulch. Ayan. Okay, so guys, yan. Ang dami niya. So, mamaya later, pukuha tayo. Ayan. Ang daming mga baby Suriname. So mamaya kukuha tayo niyan para sa ating bilipid setup. Sa ating millipedes and sa beetles. Yan. Okay. So ngayon maghahanap muna tayo ngayon ng mga flower beetle larva and sa millipedes. Okay, so guys, yan yung nakikita nyo ngayon. Ang ganda leaf substrate, entry siya. Ito yung kukunin natin ngayon for breeding ng flower beetles. Okay, so yan yung hinahanap ko, yung buhaghag talaga. Ayan. Medyo marami-rami ito. Okay, ayan, so guys, kita nyo naman gano'ng kaganda yung leaf substrate. So ayan, pag uwi ko, i-microwave ko pa yan. After ko siyang i-microwave, panalamigin ko muna. Kasi kailangan natin i-microwave para mamatay lahat ng microorganism na nandito sa loob and yung mga bacteria na nandito. So magiging safe yung ating mga beetles and yung future larvae nila. Okay, so guys, ayan, ito sa video na to, sinuswerte ako. Ayan, sa paghukay ko ng wood, ito nakakita tayo ng isang larva ng stag. Ayan. After so many years, I all found you. Yeah, baby. Swerte ko naman, oh. Okay, so dito, muna. Yan. Diyan ka muna. Titignan ko lang yung aking bike na iniwan. Baka mamaya, nawala. Tatakbo lang ako. Silipin muna natin yung tricks. Ito. Yung tricks, ay. Hindi akin yun. Yun. So, yun. Doon pa yung bike ko. Ayan po yung bike ko, ayan. So, babalikan natin ngayon yung stag, guys. Ayan. Ang saya-saya ako ngayon. Kasi nakahanap ako ng Aegis. Ayan, Aegis SP nga pala yun. Aegis Philippinensis. So, ayan guys, ang laki niya. Ayan, gustong-gusto ko talaga nabred yung SP na yun. Kaya, ang swerte ko. Sana makahanap pa ako ng marami. Okay. Ayan, babalikan natin siya ngayon. Nasa na siya? Okay siya, ayan siya, guys. Ayan. Yan. Hindi ko itatapon yung wood niya. Okay, so guys, yan yung mga tae nila. Yan. Ano? Ang laing Aegis. No? Kaso wala pang male. Yan, so female siya, guys. Yan. Nakikita niyo yung dilaw na yan. Yan. Yan yung palatandaan na female siya. So, ayan, maghahanap muna tayo. Yan.
Yan yung tae nila. Maghahanap muna tayo. Okay, nasa na ulit siya. Maghahanap muna tayo ng larva, guys. Okay, so guys, ngayon, no? Nakakita na naman tayo ng another larva. Okay, ano kaya ang larva to? Sana stag. Ay, buset. Hindi siya stag. Anomala larva. Ayan. Akala ko stag na. Saya ko pa naman sana. Kasi hindi siya anomala. Okay, so sa spot ko na to. Tagal ko nang hindi nakakita ng Aegis dito. Yan, ngayon maghahanap muna ako ng Aegis larva. Okay, yan guys, update ko na lang kayo mamaya. Kasi medyo lobat na yung aking battery.